Mga kabarangay, pag hindi nagkasundo sa mediation sa nivel ni kapitan, alam niyo po ba na mandatory ang pagbuo ng pangkat tagapagkasundo for the last attempt na ayusin ang problema? Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? May mga subscribers tayo, may mga nagtatanong sa atin madalas at nagme-message privately sa akin na may kinalaman po sa implementation ng katarungang pambarangay law. Kasi po, sabi nila, bakit sa kanilang barangay, isang buwan na o mahigit ng isang buwan na nag-uusap sila sa mediation sa level ni kapitan, eh dahil wala pa rin kasunduan, ang tanong sa akin, bakit daw ayaw pang ibaba ni kapitan o i-forward ng kapitan ang kanilang concern, ang kanilang issue sa pangkat tagapagkasundo? Madami pong ganyan na ang tagal-tagal na sa mediation, eh bakit ayaw pa rin ilipat ni kapitan kung talagang kung sadyang hindi niya mapagkasundo? Bakit po dapat ilipat? Kasi meron po tayong tinatawag na prescriptive period. Sa ang tanong ng ating mga kabarangay, ng ating mga subscribers sa akin, bakit daw ganun? Eh, ang madalas ko pong sagot ay hindi ko alam bakit po ganun sa kanilang barangay. Ganun ang practice. Dahil una, hindi ko naman kilala ang kanilang kapitan. At pangalawa, hindi ko po alam kung papaano mag-practice ng katarungang pambarangay law ang kanilang mga lupon tagapamayapa. Kaya po mga kabarangay, sa videong ito, gusto ko i-discuss ang mga bagay tungkol sa pagbuo ng pangkat tagapagkasundo. Kailan ba dapat bumuo ang lupon chairman o ang punong barangay ng pangkat tagapagkasundo? Sabi po sa Section 1, Paragraph C, 1, Rule 3 ng Katarungang Pambarangay Rules o ito pong KP Rules, kung walang kasunduan na mag-arbitrate at hindi naging matagumpay ang mga mediation efforts, ang tagapangulo ng lupon o ito pong ating punong barangay ay sa huling araw ng mediation proceedings, ito po yung 15th day from the day na nagkaroon ng personal confrontation ang mga partido, sa kanyang harapan, agad na magpapatuloy sa pagbuo ng pangkat tagapagkasundo ang tagapangulo ng lupon. Ang tagapangulo ng lupon magbibigay ng abiso sa mga partido gamit ang KP Form Number 10. Ito po yung Notice of Constitution ng pangkat tagapagkasundo. Ang tanong kanina, nabanggit ko na po ito. Mandatory ba ang pagbuo ng pangkat tagapagkasundo? Ang sagot ay yes po, mandatory ang pagbuo ng pangkat tagapagkasundo ni kapitan kapag walang kasunduang nangyari sa mediation under ng katarungang pambarangay law. Ayon po sa Republic Act 7160, ito po yung Local Government Code of 1991. Kapag nabigo, sabi doon, kapag nabigo
ang kapitan ng barangay na magkasundo ang mga partido sa unang yugto ng mediation, kinakailangan niyang itawag ang pangkat ng tagapagkasundo upang subukan muling ayusin ang mga alitan. Ang pangkat tagapagkasundo, for your information, ay binubuo ng tatlong miyembro na pipiliin ng mga naghihidwaang partido mula sa listahan ng mga lupon members na may reputasyon at pagiging mapagkakatiwalaan at makatarungan ang kanilang mga desisyon. At mga kabarangay, sa yugtong ito ng conciliation, ang layunin ay muling bigyan ng pagkakataon ang mga partido na magkasundo bago dalhin ang kaso sa korte kung kinakailangan o kung wala pa rin talagang nangyaring kasunduan. So sana po naging maliwanag muli itong aking discussions na ito dun sa mga taong nagtatanong sa akin na kung mandatory daw ba na dalhin sa pangkat tagapagkasundo kung hindi magkaayos sa mediation, lampas na ang oras, lampas na ang 15 days, ayaw pa rin ibaba. Kaya marami pong salamat muli sa inyong patuloy na panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey.